Hello guys, for today's video ay gusto ko pong i-share sa inyo no, kung bakit mas mura po bumili ng drinks gamit po si XRP kaysa kay Ethereum po. Alright guys, it's shoutout time. So shoutout po guys no, kay Sir Lindon, kay Sir Duelist TV, kay Sir Yen Gaming, and of course kay Ma'am Rain Gachilian, ang aking mama. Shoutout po sa inyo, God bless you guys. Nawa patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy po kayong ingatan. At sa mga gusto po magpa-shoutout guys, magpabati, magpa-promote guys, wala pong problema, just comment sa comment section. Libre po, walang bayad. Hello po again sa mga online racketeros and racketeras natin dyan. Especially po sa mga bagong subscribers po natin, no? Welcome po kayo sa aking YouTube channel kung saan nagbibigay po tayo no, araw-araw ng kaalaman at mga tips patungkol po sa cryptocurrency at of course mga pwede natin pagkakitaan ng libre. Kaya naman guys, no, stay tuned kayo lagi. And for this video ay tulad nga nasabi ko sa intro, ang i-share ko po sa inyo no, bakit mas mura po bumili ng drinks gamit po no, gamit si XRP kaysa kay Ethereum guys no. Kasi madalas po no, lalong-lalo na dun sa mga mahilig po sa Tron smart contract na gamit po si drinks sa mga Forsage Tron, ngayon may lalabas pa no, mga bago. So drinks or Tron po yung ginagamit. Now paano po yung gagawin para makamura tayo? So tulad nga ng sabi ko guys, papakita ko sa inyo na mas mura guys no, bumili ng drinks gamit po si XRP. Okay, so start po tayo dito no, papaliwanag ko sa inyo ng mabuti. So hindi tayo pwedeng bumili guys diretso ng drinks no, gamit si PHP. So dadaan muna tayo kay Ethereum, kay Bitcoin, o kaya naman kay XRP. So bakit mas mura guys? Okay, check nyo guys kung bibili kayo ng 1,000 pesos no. Let's say budget nyo 1,000 pesos. Bibili kayo ng drinks or Tron gamit po ang 1,000 pesos nyo. Kapag Ethereum guys, ang ginawa natin of course 1,000 pesos, convert mo muna yan sa Ethereum. And of course may conversion fees yan. So let's say ito po no, 1,000 pesos din sa baba niya Ethereum. So check natin kung magkano yung conversion fees. Lagay natin dito Ethereum sa taas, PHP sa baba. Then lagay natin po no. Ayan, kung makikita nyo 955 na lang yung 1,000. Okay? Kapag dumaan ka Ethereum, meaning nasa 45 pesos yung conversion fees. Papuntang Ethereum pa lang yan guys ha. Now let's say po XRP po tayo dumaan. So sa XRP guys, yung 1,000 pesos ay nasa 70.42 Ethereum, I mean XRP. So kapag chinek natin yan kung magkano yung conversion fees, kung makikita natin guys, nasa almost 15 pesos lang guys. So nakita nyo yung difference guys, 45 pesos pag dumaan kay Ethereum, 15 pesos lang guys pag dumaan kay XRP. Okay guys, so ganun kamura kapag XRP yung ginamit natin. Now from XRP guys, okay, isi-send po natin yan sa ating Abra Wallet. Kaya mas maganda guys no, meron po kayong Abra Wallet. Kung wala kayo nito, i-download nyo ito sa Google Play Store. This is free guys. This is a crypto wallet also like coins.ph, like a Trust Wallet. So dito po natin isi-send, okay, si XRP guys. Tapos dito natin i-convert si drinks, okay, from XRP to drinks. At mas mura din po yung conversion fees. Nagigets nyo guys no? Now kapag Ethereum naman, syempre kapag sa Ethereum mo siya kinonvert, check natin guys na, let's say meron na tayong Ethereum guys, okay. So sa Ethereum natin, kapag nasa Ethereum tayo guys, alam nyo pagdating po sa pag-send guys no, pag-send, okay, meron uling bayad yan. So check natin kung magkano.
Ayan, so mag-try tayo mag-send guys. So sa Ethereum, let's say mag-send tayo papuntang Tron Wallet, no? So makikita nyo guys, kung maglalagay tayo ng let's say 0.05 Ethereum, yung Ethereum fee niya guys, 0.014. Ha? Magkano yung 0.014 guys? Nasa 300 pesos yan. Kitams guys, pag send mo pa lang ng Ethereum papuntang Tron Wallet, another 300 pesos na naman guys. Ganun po kamahal guys, no? Paano ko nasabing 300 pesos? Ayan po, Ethereum fee. Check natin yan guys, 0.0146. Tingnan natin sa conversion fees. Ayan, tingnan natin guys, no? 0.014. Kung may kita mo dito sa PHB guys, nasa 271 pesos yan guys. 271 pesos. Another yan ha, another fees yan. So napakamahal pag Ethereum yung ginamit natin. Kapag XRP guys, napakamura lang. So punta tayo sa XRP. Ay, mag-try po tayo guys sa XRP, no? Try natin mag-send. So lagay natin yan. Tapos lagay natin destination tag. Like, kanigawa-gawa lang tayo kunwari. Continue. Guys, kung may kita nyo, okay, ulit lang. Okay, discontinue lang tayo. Guys, kung may kita nyo, XRP fee, 0.00045. Guys, wala pang 20 cents yan. Ganun kamura kapag XRP yung ginagamit natin pambili po ng drinks or ng Tron. Kasi pagdating sa conversion fees, sa transaction fees, napakamura guys. Kaya I suggest, no, XRP po yung gamitin natin pang convert papuntang Tron o kaya drinks para makamura tayo. Okay guys, so sana nakita nyo yung kaibahan, no, ng Ethereum to drinks ngayon. Napakamahal po sa Ethereum. So sa XRP po tayo guys. And of course, kailangan nyo po ng Abra Wallet. Yun lang guys, maraming salamat po and God bless you.